lalong lumala pa mga kababayan yung issue sa appointed, designated survivor ni Inday Sara. Bagitan niya Mr. Maravilla. Baga daw matrouble si Inday, mga kababayan, as member of the integrated bar bilang isang abogado. Sino niya Mr. Maravilla yung nagsabi niya? Si Congressman Dalipi po. Ito ngayon yung balita sa Manila Bulletin po. Sabi dyan, will P.P. Sara get in trouble with the bar of the designated survivor joke? Dalipi sounds off. Tapos, mga kababayan. Daldal kasi ng daldal po. Pag sa issue ng West Philippines, sino comment? Pag sa mga walang kakwintang-kwintang bagay, may kuminto. Yan tuloy. Pwedeng matrouble pala siya. San ka niya, Mr. Maravillas? Parang nasa naiyak ka. Sa airport po, five-way na kami ni Mrs. Ayan o. Nasa terminal to tayo po ng Ninoy Aquino International Airport ngayon. Pauwi na. Ayan o. Yung Pasambuanga yata, may problema doon. Canceled yata, sabi sa balita. Kasi maulan doon. Hindi man masyado mapasahero po. Katamtaman lang po dito yung pasahero. Yung mga nakaupo dito kasi, umalis na. Ayan po. Ang aeroplano ng PAL, Air Asia. Kanina may lumapag na, no? Na Cebu Pacific. Ay, by the way pala, may balita din, yung latest ngayon. May arrest order na po kay, no? Kay Alice Goong. Nag-issue na po ng arrest order laban kay Alice Goong ng Bambantatak for refusing to attend the Senate hearing, kung ano-anong mga palusot. Yan po yung balita. Senate issued an arrest order against suspended Tarlac Town Mayor Alice Goo and 7 others after they skipped the Senate hearing. Yan yung balita ngayon po, mga kababayan. Pinirmahan na daw yung arrest order ni Senate President Chis Escudero kasama sa pinapahuli, pinapa-aresto po yung kanyang family members, sila Goo, Wesley Leal Goo, Sian Siong Goo, and Simen Goo, ang kanyang suspected mother na si Wen Yilin, at saka yung kanyang accountant na si Nancy Gamo, and alleged authorized representative of Pogo, Pogos Dennis Cunanan. Ayan yung mga latest na balita ngayon, mga kababayan, sa mga national dailies. Balikan natin yung kwento tungkol sa posibleng kasadlakan na trumbo last member of the bar, Integrated Bar of the Philippines, ni Inday Sara. Dahil sa kanyang joke, sabi, joke lang daw po yon, na I am appointing myself as designated a survivor. Ayan po si Inday. So sabi dyan sa balita, Vice President Sara Duterte must ban designated survivors joke in connection with the upcoming State of the Nation address or sona ng ating Pangulo could get her in trouble with the Integrated Bar of the Philippines. You see? Hindi nag-iisip po. Daldal ng daldal, mga kababayan. Manang-mana sa kanyang tatay. Yung tatay niya sa kakadaldal po. Ayan, kabi-kabila ang problema po. Yung kinasadlakan. Sabi po ni House Majority Leader sa Buanga City 2nd District, Representative Manix Dalipe, na itong pasabilitan niya na to ay pwedeng mangyari as he expressed his deep concern in surprise over the Vice President's remarks. Nabigla po yung lahat, mga kababayan, na nagpalabas ng ganong statement po. Sabi nga po ng reckless, sabi ng ibang mga congressmen. Inappropriate, reckless, in bad taste, mga kababayan, yung kanyang statement. Yung basa naman ng iba, veiled threat. Parang na nagbabantaan niya siya, si Inday. As if parang may alam siya na masamang mangyayari during the SONA.
sa Kongreso, mga kababayan, na tulad ng ano, series sa Netflix na pinasabog kung ano, yung event ng presidente at daming nadamay, naubos. Ayan ang kwento doon sa designated survivor. Sabi nga ng ibang mga congressmen na sobra sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming ano, Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British ano, tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasong-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Na niya sa kakapanood ng Netflix si Inday. Sabi po ni Dalipi, that this could reflect badly on her as a lawyer and as a member of the bar. To begin with, nowhere in our 1987 constitution na niya is it stated that the vice president has the authority or power to appoint herself or anyone else for that matter. Furthermore, the term designated survivor is not found in any of our statutes. Sabi mga kababayan ni Congressman Dalipi, yung authority niya to appoint is exclusively vested in our president, who makes appointments ranging from cabinet members to directors of government agencies. So nagmukhang ingot mga kababayan si Inday na parang lumalabas, wala siyang alam sa batas, sa konstitusyon. Mga kababayan, so sabi po ng congressman, the vice president's statement is deeply concerning because the term designated survivor originates from a Korean and an American Netflix series about a government being completely wiped out in a terror attack orchestrated by those seeking to seize power. Noted Dalipi. Yun nga po, kaya sabi ng ibang congressman, it is in bad taste niya. If it is a joke, it is in bad taste. Kasi parang nagwi-wish si Inday, or parang lumalabas, may alam siyang plano. Plan to attack, a terror attack against the president during the SONA. Ganon katindi, mga kababayan.
So this is ano, display ng pagiging very very insensitive ni Inday. Kaya nga sabi ni Trillanes po, baka kailangan na po na magpa-check up si ano. Kailangan na niya siguro impeach na to. Impeach this crazy woman na niya. Tinawag ng crazy. Nababaliw na. Pag nanasa mga kababayan na to make over. Yan ang ano. Yan ang pinapakalat ng kanyang mga supporters. Maraming mga post na mga kababayan na mag-lead na daw mga kababayan si, ano, si Inday. Sabi ni Dalipi po, under the 1987 constitution na niya, the line of succession among the country's highest elected officials is clearly stipulated. According to Section 8, Article 7 of the 1987 constitution, the Vice President ascends to the presidency in the event of the President's death, incapacity, resignation, or removal, serving the unexpired term as shown by Gloria Macapagal Arroyo's succession following Joseph Estrada ousting in 2001. Actually po, yun ang gusto nilang ano, gusto nilang gawin. Itulad kay Hirap si President Bongo. Ito nga yung pinapakalat nila. Oh. Mike Go, sabi dyan, oh, 2 hours ago pa lang, Sona ni Da Junior, AKS. Tapos, soon na ni Inday. Soon na. Ang ibig sabihin, soon, very soon, si Inday na. Ita ninyo. So, ito pa, mga kababayan, pinapakalat ng Optic Politics, page ng mga DDS po. Ayan o, lead. Filipinos can no longer afford to wait. Kita ninyo. Talagang atat na po. The symbolic gesture of this designating herself as the designated survivor resonates deeply, portraying Duterte as a leader prepared to assume critical responsibilities in time of governmental instability. Ayan o. Grupo nila to, mga kababayan, o, pinapakalat. Sabi dyan, Vice President Sara Duterte's decision not to attend President Marcos Sona marks a pivotal moment in Philippine politics, signaling her readiness to assume greater leadership roles in shaping the future trajectory of the nation's governance. Her strategic maneuver has set the stage of potential political realignments and intensified scrutiny on Marcos' ability to maintain unity within his administration. Optic politics. Diba, mga kababayan, lantaran po na ano, pagpaplano nila to topple the government of President Bongo Marcos. Pero sabi ko nga po, 4 years pa silang maglalaway. Hindi sila pa intulutan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos sa kanilang masamang ano, plano. Pero tulong-tulong po tayo mga kababayan na ipanalangin yung kaligtasan ng ating Pangulo at kanyang mga kasama. The first family, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.